Magandang buhay, welcome po sa ating broadcast ng Sigaw ng Tagumpay. At this is our third part ng ating topic for this week, God will make a way. At napakaganda po ng ating dinidiscuss for the whole week. At samahan niyo po kami for this last session. And I'm excited to share to you that God will always make a way. Tayo po'y manalangin. Father God in heaven, thank you Lord for this wonderful day that you have given us. We pray that anuman dinadaanan namin, we declare God will always make a way. In Jesus' name, Amen. So sa araw na ito, kung gusto nyo makita na ang Diyos ay gumagawa ng mga dakilang bagay, una, you believe God, you declare your faith, and today, step where God leads you. Kung saan ka dinadala ng Panginoon, gawin mo yon. Kung ano yung utos ng Diyos sa'yo, yun ang gawin mo. Katulad na sinabi ng Diyos kay Moises, nung sila ay iliniktas na ng Diyos sa kamay ng Pero, sabi ng Exodus 14 verse 15, "Why are you crying out to me? Tell the people to get up, get moving, pick up your staff, and raise your hand over the sea. Divide the water so the Israel can walk through the middle of the sea on dry ground." Alam nyo, minsan itong issue eh. The common issue, not only to Moses, but for every one of us that believe, we stay too long sa ating mga sitwasyon. If you want to see God working in our midst, we need to keep moving to where God leads us. Kung saan tayo nililid ng Diyos, we need to keep moving. Hindi dapat tayo huminto dun sa ating sitwasyon. Oo, naunawaan na ng Diyos na tayo umiiyak sa hirap minsan. Minsan naunawaan ng Lord na tayo talaga ay talagang dumaharaan sa mga mahigpit na daan. But huwag tayong magtatagal dun sa ating mga sitwasyon, sa ating emosyon. Kailangan umusad tayo kung ano ang pinapagawa ng Diyos sa buhay natin. Katulad ng ginangyaring ito, God rebuked Moses for crying out in the middle of trouble. Hindi naman sinasabi ng Diyos na ayaw niya tumawag tayo sa Panginoon. Pero kapag kayo nakapag-pray na, kayo ay humingi na ng tulong sa Diyos, ang susunod niyong gagawin ay you stand up and do what God has commanded you. Alam niyo, nung sinabi ng Panginoon na tumindig ka na Moises, alam niyo ang ginawa ng Lord? Yung mga anghel na sumasama sa mga Israel na nasa harapan ay pumunta na sa likuran. Yung pillars of fire and the cloud na nagko-cover sa Israel, pumunta na sa likuran. Why? To protect Israel against Pharaoh, sa army ng Pharaoh, ng mga Egyptians. Kaya nga alam nyo, nung sila ay naandoon na, tinaas ni Moises ang kanyang kamay, kasama yung tungkod niya, alam nyo, ang nangyari, nahati yung dagat na pula. At sila ay lumakad sa isang dry ground. Minsan alam nyo, hindi alam ng mga Israelita na yun ang plano ng Diyos, na sila ay tatawid sa dagat na pula. Kahit ako rin, hindi ko rin ma-imagine na may ganun pala. Pero alam nyo, sa buhay natin, where God leads you, gawin nyo yun. Kasi doon pa lang natin makikita yung gagawin ng Diyos. Kasi kung mananatili kang emotional, kawawa naman ako, kawawa naman, ano na mangyayari, ano na susunod, wala nang mangyayari kung ganun tayo. We need to stand up, stop those emotions, stop all those worries, stop all those negative thoughts. We act on what God has said to us. At pag ginawa natin yon at naniniwala ko, may gagawin ng Diyos na dakila. Katulad dito sa nangyaring ito, doon sa Exodus 14 verse 21 to 22, hinati ng Diyos yung dagat na pula. Nakita ng Israel ang kamay ng Diyos. When they step on sa buhangin, tuyo yon. Kaya sa biyaya ng kapangyarihan ng Diyos, tatandaan niyo po to, palagi may ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Kailangan lang nating sumunod kung ano ang pinapagawa ng Lord sa buhay natin. At nung nakalagpas na ang mga Israelita doon sa dagat na pula na hinati ng Diyos, nung tinaas ulit ni Moises at binaba niya ito, ang buong dagat ay bumalik sa normal. At lahat ng hubabol sa kanilang mga Egyptians, lahat yun ay namatay. Ganun ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya, ano man dinadaanan niyo problema ngayon, if you're in the midst of troubles, kung paano hinati ng Diyos ang dagat na pula, kaya rin hatiin ng Diyos ang lahat ng problema niyo at ang buhay niyo'y magtagumpay. Kaya nga, sa oras nito, we'd like to speak God's blessing sa buhay mo. At alam ko pong, anumang bigat yan, tandaan mo, magtatagumpay ka. Step where God leads you. Let's pray. Father God in heaven, I pray, Give us direction kung anong dapat nang gawin sa lahat ng aming dinadaanan mga problema. And show us that you are the God who always makes a way. Kaya Lord, sa lahat ng aming listener, bless their life. Lead us
to your glory and show us our victory. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. To God be the glory. So oras na ito, we would not like to end our broadcast na hindi namin kayo binibigyan ng pagkakataon na tanggapin si Jesus. If you want Jesus to be your Lord and Savior, follow this simple prayer. Sabihin mo to, Lord Jesus, forgive me for all my sins. I accept you as my Lord and Savior. Reign in my life forever. In Jesus' name. Amen. If you accepted Jesus Christ in your life, naniniwala po ako na born again ka, matayin ka sa church, sa magtuturo sa'yo ng salita ng Lord, basa ka ng Bible, mag-pray ka, naniniwala ko, dadaling ka ng Diyos sa lugar na kailanman hindi mo inaakalang dahil nandoon ang tagumpay. Kaya today, salamat at sinamahan nyo kami sa isang buong linggo. Always remember, God will always make a way. Believe, declare your faith, and step where God leads you. Mahal kayo ni Jesus, at si Jesus ay Panginoon. To God be the glory.